Yo mga idol, please support Pau and Vlog. Subscribe to our channel. Link down below. Thank you mga idol. Ang video na ito ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o totoong kaganapan sa winter tournament. Nabasa ko lang to sa isang libro na kung saan parehong author din ang nagsulat ng Iowa Academy versus Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang libro at hindi naka-manga version. O sa madaling sabi, walang animated pictures na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Winter Tournament Chapter 198. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ngay, napag-alaman nga natin na hindi nga kaya ni Sakuragi itong si Morshige sa physical game. Kaya naman dito, nakaisip nga Sakuragi ng magandang plano at ginaya nga ang magalaw ni Hanagata. Kaya naman dito, natalo nga niya si Morshige gamit ang isang fade away. At dahil dito, naitablangan nila ang score. Kaya naman, nagsisigawan na nga itong tagahanga ng Kanagawa. Nice one Sakuragi, nagawa mong puntusan itong si Morshige. Nakakahanga ka, nagawa mong i-check at mag-isip ng mabuti sa ganong sitwasyon. Kahit alam nating dihado ka sa physical game, nagawan mo pa rin ng paraan. Napakahusay mo talaga, may pulang buhok. Sige, hindi magtatagal yan. At ihinan rin ang kanyang stamina. At sa wakas, malalabanan mo na siya ng patas. Kahit na ganyan pakalakas ang kanyang katawan, hindi magtatagal yan. Alam na namin ang iyong kapasidad Sakuragi. Para kang kalabaw na hindi napapagod. Sigawa ng mga tagahanga ng Kanagawa habang itong si Morshige ay napabulong nga. Nice one. Magaling ang ginawa mo Sakuragi. Nalinlag mo ako sa iyong fade away. Ngunit sa pagkakataon na to, hindi ka na makakaulit pa. Alam ko na doon ka lang may laban. Hindi mo ko kayang labanan dito sa loob. Bagkos, nag-iisip ka na lang ng parang paraan upang makapunto sa labas. At hindi ko na yun nahayaan maulit pa. Wika ni Morshige sa kanyang isip na tila ba gustong bawian itong Sakuragi sa ginawang pagpunto sa kanya. Kaya naman dito ngay, mabalik na nga tayo sa loob ng court. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga ni Moroboshi ang bola. Team, kailangan nating makapuntos upang mabawi ang kalamangan. Tabla ng score. Ngunit huwag natin hayaan na kanila ang idumina ang larong ito. Sa atin ang larong to. Sa atin ang tropeyo. Wika nitong si Moroboshi. At sa harap, itong si Miyagi nga ang kumuha sa kanya. Kung sa inyo ang tropeyo, sige, ibibigay na namin. Ngunit ang tanong, kaya nyo ba? Kaya nyo ba natalunin ang Kanagawa? Sige, gawin nyo na ang lahat. Gawin nyo na ang lahat ng mga kaya nyo at ibibigay rin namin ang lahat. Gagawin natin ang laban ng to na makasaysayan. Na mas makasaysayan pa sa championship ng Inter-High. Wika nitong si Miyagi. Habang dito ngay, nagwika nga itong si Moroboshi. Ha, aba matapang ka rin bugwet. Sige, tignan natin. Tignan natin kung saan ang kaya mo. Wika nga nitong si Moroboshi. Sabay dribble nga sa harap nitong si Miyagi. Nang biglang, huli ka, wika ni Miyagi. At dito nga isang sundot nga ang kanyang ginawa. Ngunit dito, umiral nga ang pagkabiterano nitong si Moroboshi. Nang pinitikan nga niya ang kamay nitong si Miyagi. Kaya naman, naiwan nga ng gusto itong si Miyagi. Dahil sa ginawang pagpitik ni Moroboshi sa kanyang mga kamay. At itong si Coach Ansai ay napabulong nga. Magulang talaga itong si Moroboshi. Check na ni Miyagi ang gagawin niya. Ngunit nagawa pa rin niyang i-counter ang lahat ng to. Isang pitik,
isang pitik lang ang kanyang ginawa upang maiwan at malinlak itong si Miyagi. Napakahusay mo sa pagkakataon na yun. Magulang ka talagang bata ka, Moroboshi. Wika ni Coach Ansai. Kaya naman dito ngay. Dali-dali nang inatake ni Moroboshi ang loob at dito ngay. Ha! Hindi ka makakalusot sa akin. Kung nasulusan mo man itong si Miyagi, pes, hindi sa akin. Hindi ka makakapuntos dito, Moroboshi. Wika ni Sakuragi. Sabay nag-deepens nga dito kay Moroboshi. Ha! Nalinlang ko kayong dalawa. Open na ang baba. Masyado kang agresibo sa depensa. At inakala mo na ako ang pupuntos. Pes, lamon kayo. Wika nga nitong Moroboshi. Sabay bounce pass nga papunta dito kay Murshigi. At ang lahat ng to ay gumana nga nang nakuha nga ni Murshigi ang bola. Kaya naman dito ngay, laking gulat nga nitong Sakuragi. Ano? Pinasa niya ang bola. Hindi ko lubos akalain. Isang bait lang pala ang lahat. Isang padlilin lang pala. Akala ko titira na siya ng isang teardrops. Ngunit nagkamali ako. Ang kanyang bata ay patungo pala sa bakulo na yun. Wika ni Sakuragi habang sa taas. Isang slam dunk nga ang ginawa ni Murshigi upang mabawi ang kalamangan. At dahil nga dito, naibalik nga ang kalamangan sa kupunan ng Aichi. Kaya naman, nagsisigawan na nga ang mga tagahangan nila. Nice one! Napakahusay nyo! Napakahusay talaga ang pinapakita nyong connection. Ang ganda ng bounce pass mo dun, Moroboshi. At itong si Murshigi, napakahusay rin. Napakahusay ng kanyang ginawang slam dunk. At dahil dyan, sa atin na ulit ang kalamangan. Ipagpatuloy nyo lang yan ah. Sigawan ng mga tagahangan nila. Habang sa kabilang banda, hawak-hawak na nga ulit ni Miyagi ang bola. At siya dito ang nagtitimon para sa kanilang opensa. Nagulangan mo ako dun ah, Moroboshi. Ngunit, sa pagkakataong ito, sa'yo naman ang depensa at sa akin naman ang opensa. Tignan natin kung sino ang mas mautak. Wika nga itong si Miyagi. Sabay atake nga sa kanan nitong Moroboshi. At dito ngay, isang check nga rin ang ginawa nitong si Moroboshi. Patay! Na-check niya ang gagawing opensa nitong si Miyagi. Patay! Isang steal ata ang magaganap dito. Wika nitong si Ayako. At dito ngay tumugon nga rin si Coach Ansai. Nagkamali ka Ayako. Kung sa tingin mo na-check itong si Miyagi, isang bait lang ang kanyang ginawa upang bawian itong Moroboshi. Tingnan mo ang kanyang gagawin. Wika nga itong si Coach Ansai. At sa loob, isang decoy nga ang kanyang ginawa nung ginaya nga niya ang ginawang panggugulang nitong Moroboshi nang pinitikan nga rin niya ang kaliwang kamay nitong si Dai Moroboshi. At dahil dito, naiwan nga ito ng husto at itong si Moroboshi ay napahanga at nagulat. Ano? Isang pitik sa kamay ko ang kanyang ginawa. Ibang klase, ginaya niya ang panggugulang ko. Napakautak talaga ng bugwit na to. Wika nitong si Moroboshi. At dito ngay, dali-dali ang inatake nitong Miyagi ang loob ng biglang. Isang drop pass nga ang kanyang ginawa patungo kay Rukawa. At dito, isang slam dunk na nga ang pinakita ni Rukawa. Ngunit, dito ay naalanganin siya dahil sinabayan siya ni Oka. Kaya naman, binalik nga niya ang bola dito kay Miyagi. Habang itong si Miyagi ay nagwika. Eto, magandang pasahan ito. Ito, makikita nyo na ang connection namin. Gugulatin namin kayong lahat. Makakita kayo ng solid chemistry. Wika nitong si Miyagi. At dito ngay, isang behind the back pass nga ang kanyang ginawa patungo dito kay Sakuragi. At itong Sakuragi ay dali-dali ang tumira ng isang jump shot. At sa pagkakataong ito, bang! Pasok nga ang jump shot nitong Sakuragi upang muling itabla ang score. At ang lahat ng tao, ang tungtagahanga ng Aichi
ay lubos na nagulat. Lubos na nagulat sa pinapakitang chemistry ni Sakuragi, Rukawa at Miyagi. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito ngayong nagkiklik na ang kanilang chemistry? Abangan natin ang susunod na bahagi.